Good morning, everyone. Good morning to all our media partners and to our esteemed guests. Welcome to Friday's Media Forum, May 14. To formally introduce our guest this morning, we have with us the spokesperson of the Department of Health, the Undersecretary, Maria Rosario Simbringer. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Nick. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our Friday's Media Forum. Kabilang po sa ating pakikiisa sa Safe Motherhood Week ay inilalathala natin ang kilos na ginagawa upang matiyak ang patuloy na paghatid ng dekalidad na health services para po sa ating mga nanay at para sa kanilang mga sanggol. Maging sa kabila ng lahat ng nagbago sa pandemya, hindi pa rin nagbabago ang ating tungkuling tiyakin ang karampatang suportang pangkalusugan para sa lahat ng ating mga nanay. Nais din po naming batiin Eid Mubarak ang mga kababayan nating Muslim. Malinaw sa ating lahat ang halaga ng ating mga tradisyon at lalo na ang ating pananampalataya. Ngunit dapat titiyakin pa rin natin na nasusunod natin ang public health standards. Sa ganitong paraan, sa ating pakikiisa at pagpapatuloy ng ating mga tradisyon ay malayo sa peligro ang nadulot ng COVID-19. Patuloy po na sinisiguro ng DOH kasama po ng National Task Force for COVID-19 ang equitable distribution ng ating mga bakuna sa buong bansa. Sinisiguro po natin na ang mga bakunang ito ay nakakarating sa iba't ibang rehiyon. Binabalansi po natin ang ating current available supply sa demand at saka sa risk ng ating mga local governments. Patuloy po tayong nagtatrabaho ng pagsisecure ng mas marami pang supply ng mga bakuna at ma-deliver ito once it is available. Sa kabilang banda, muli po naming ipinapaalala na dapat masigasig pa rin ang pagsunod natin sa minimum public health standards sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Alam po natin ang bisa ng ating public health standards laban sa anumang variant na meron sa COVID-19. Kaya sundin po natin ng mabuti ito upang masiguro po natin ang kaligtasan nating lahat. Muli, alalahanin po natin na nakayanan na nating pababain ang mga kaso ng COVID-19, kaya tuloy-tuloy lang po tayo magkaisa para po tayo ay magkaroon ng ligtas, no? At saka magkaroon tayo nitong new normal na sinasabi. So ngayong umaga ay makakasama po natin si Mayor Arthur Davin of Magsaysay, Davao del Sur upang ibahagi ang kanilang mga aksyon laban sa COVID-19, specifically on vaccination. Mayor Davin, the floor is yours. Nick? Mayor Davin? Nawala siya dun sa ano, sa frame. Mayor Davin, good morning po. There. Sir, can you unmute yourself po, please? There. Go ahead po, sir. Sir, if you can unmute po. Thank you. Mayor Arthur. Fatima, can we flash the presentation of Mayor Arthur, please? Thank you. Go ahead, Mayor Arthur. Mayor Arthur, we're unable to hear you po. Can you try your audio again, please? Signal namin, ma'am. There. Okay na po, sir. Go ahead. Mahina lang talaga ang ano. Ang signal kasi may bagyo kasi dito eh. Kaya medyo hirap yung signal. Okay na, ma'am. Go ahead, sir. You can start na po. Okay. Yeah, okay na. Mag-start na ang presentation. Hey, good morning po, Yusef. Yung pong mga ginawa namin for
baseline lang po nang sa about sa COVID. Nung simula pala po ng COVID, nag-establish kami ng border quarantine sa aming border entry point ng Magsaysay. Kailangan mag-undergo sila ng 14-day quarantine. Tapos yun, pre-provide yung ng food and other necessities provided by the LGU. Isolation units, yung mga 22 barangays para at least matulog naman, hindi ma-congest yung ating ano. Yung strict implementation din ng ating health protocol, yun po ay yung minimum health standard. Although mahirap siya kasi maraming matitigas ang ulo, pero kailangan talaga masinsinan yung implementation. Tapos yung IEC natin para maintindihan ng mga kababayan natin yung COVID kung sakali mahawa sila. So, kailangan yung per barangay talaga pinipuntahan ng aming information officer, ng ating mga health workers, ating MHO, para maintindihan ng mga tao kung gaano ka contagious itong COVID-19. Next slide. So yung una din yung ating protective equipment. Kasi nung pagsimula, kailangan talaga ma-i-proteksyonan natin yung ating mga responders, yung ating frontliners. Tapos yung mga face masks, although hirap nung una kasi walang supply, but talagang sinikap namin na magkaroon ng mga PPEs kasi kailangan din yung protection ng ating mga health workers. Yun naman sa amin dito sa Magsaysay, dilimit lang namin yung mga wait ng burial. Alam, ito 5 days. Kasi sa tingin namin, doon yung mga maraming may bisita na from other regions na mga kamag-anak nung namatayan, at posibleng contaminated yung mga relatives nila. So, nililimit namin in 5 days. Except kung ma-certify na talagang maintindihan din natin yung mga kamag-anak nila na nasa ibang lugar. Parang exception na yun. Pero talagang 5 days. Tapos yung gambling during the wake, ibawal talaga kahit any form of gambling. Aside from that, binibisita na namin disaster officer na mag-observe ng health protocol yung lamay. Sa ngayon po, meron tayong yung mga returning OFWs, yung mga LSI. Sa bago namin na ginawang IETF, kailangan talaga may RT-PCR sila bago pumasok sa bayan. Yun namang sinusundo namin from the airport. Tapos diretso na sa aming border quarantine para magkaroon ng counseling. Tapos kung kinakailangan, mag-submit sila ng 14-day home quarantine para maiwasan yung sakaling may infection yung umuwi galing na ibang lugar. Tapos yung iikot ng ating mga police at saka ating mga responders, mga barangay tanods. Kasi minsan sa tagal na nung COVID, yung iba mukhang nakakalimutan na nila magsuot ng mga face mask at ibang yung ating ordinance ay yung ating continued strict implementation ng health policy unless necessary or essential yung travel nila. Next slide please. Sa amin naman, yung ina-adapt namin yung mga regional IETF, ngayon may bago sila about border security ng Region 11. Tapos pag sakaling may nag-positive, yung tracing yung pinaka-importante together with DALG kasi may mga contact tracers sila. Yung atin namang disaster office, din silang naka-assign pati ang MHO. Tapos sinaswab agad yung
mga may direct contact. Para kung sakaling may while waiting for the result, talagang inire-require namin na kailangan sila mag-home quarantine para maiwasan. Kung sakaling lumabas yung result na sakaling positive sila, maiwasan natin yung contamination ng mga kapitbahay, yung mga kamag-anak niya na nasa loob ng bahay. Next slide. So far naman, sa magsaysay, mula nung unang labas nung pasok ng ASF, so far death no, sa bayan ng Magsaysay. So makita natin sa data natin na yung mga naka-ongoing home quarantine at saka yung na-cleared na ay umabot from being suspect at saka yung naging probable. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa next slides natin. Makita rin natin sa next slide kung kita na. Usually yung maraming population, doon din madami ang naging nagpa-positive. Makita natin itong population area ng Magsaysay, dito yung marami, 14. Itong barayong na malaki rin na barangay, na marami rin tao, 12. Pero yung mga maliliit na barangay, minsan zero sila, may iba naman wala. Nakakatakot nga sa amin kasi mula nung Lindol, meron tayong 13 evacuation sites na hanggang ngayon yung iba nasa evacuation center, yung iba naman na ilipat na natin sa housing ng NHA. So medyo nakakatakot nung pumasok yung COVID kasi hindi natin maiwasan yung mahirap sundin yung social distancing kasi nga nasa evacuation center sila. Pero sa awa ng Diyos naman, almost half ng mga nasa evacuation may nasa permanent shelter na sila ngayon. Sa awa ng Diyos, wala namang naging positive doon sa mga relocation sites natin. So sa next slides natin, sa total, yun po yung case monitoring analysis. Marami rin na itulong. I mean, yung nakakatulong yung mga sa pagtugon sa problema natin sa COVID. Kaya din tayo ng from COVID, nakapagtayo tayo ng apat na health station. Guy, nakapag-repair din tayo ng apat. Yung tatlong repair and turnover. Ang hindi na ongoing na lang ngayon, nasa 80% yung isang health center at saka isang repair ng health center. So nakaroon sa kasi mga resulta ng ating mga kababayan dahil nga may mga infrastructure tayong naitayo sa tulong ng Department of Health. Ganun po ang mga naging tulong natin with DOH. So, okay na siya, ma'am. Maraming salamat po, Mayor Arthur, for a brief presentation po sa Davao del Sur. Sir,
Since I believe there are no clarifications po from our media partners, Mayor, meron po ba kayong mensahe sa inyo pong mga constituents sa Davao del Sur before we proceed with the other DOH questions po? Mayor Arthur? Ay, ma'am, hindi ko kayo masyado. Itong naririnig. Opo, opo. Pwedeng pakiulit po ng question po. Sir, meron po from CNN Philippines. Kung ilan po ang nasa evacuation po? Sa umpisa, ma'am, we have more than 1,349 families. So ngayon yung 995 families ay nailipat na natin sa family shelter. Bukas nga, Monday nga, mag-turnover na may kami ng another 240. So hopefully by June siguro or July, matatapos na lahat. Salamat po, Mayor. Sa kamusta po ang vaccine uptake po sa Davao del Sur, Mayor? So far naman sa bayan namin, ma'am. Although may mga hesitant magpabakuna sa takot nga. Pero sa awa ng Diyos naman, until now, we have already vaccinated lahat ng ating mga BHW, yung ating mga nasa barangay mismo. Kasi sila yung nagre-responde in case may mga reported na positive or may mga galing naman. So ngayon, nag-uumpisa na tayo with meron tayo ng mga yung mga sakit na senior citizen, may ilan na member din ng BHW. So far naman, maganda naman yung ating vaccination dito. Hindi naman masyadong nagkaroon ng problema. Except for a few na may natatakot, pero normal lang yon. Later naman, nakukumbinsi din naman sila magpabakuna. Magpapakuna po. Okay po, Mayor Arthur, I believe those are all the questions that our media partners has for you. Mayor, meron po ba kayong mensahe po before we proceed with the other DOH questions? May reminders po ba kayo sa mga constituents who sa Davao del Sur? Well, siguro yung health protocol talaga. It is a bit mahirap talaga i-implement kasi maraming ng medyo sa tagal, medyo okay na sila. So sa ngayon, talagang pinuporsige pa rin namin through our PNP personnel, our disaster officers to go around and to check kung talagang ano ba tayo. Yung mga gatherings dito talagang minomonitor natin. Kasi dito isang pagkakamali mo lang, dire-diretso na yan. Mahirap mo nang habulin yung mahirap mo nang agapan kung sakaling may pumasok niya. May mga nag-positive sa mga gatherings na gano'n. Maraming salamat po, Mayor Arthur, for joining us in today's briefing. Ms. Crisette, ma'am, if you have any reminders po before we proceed. Yes, gusto lang po namin pasalamatan si Mayor Arthur Davin. Mayor, maraming salamat po and sa pagbibigay po ng impormasyon sa ating publiko sa mga ginagawa po dyan po sa lugar nyo sa Davao del Sur. Thank you very much, Mayor, and mag-ingat po kayo. Thank you po, ma'am. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ma'am, I'll start with the first question po of Bloomberg News from Andreo Calonzo. His question, how would you assess the pace of our vaccination so far? Pag tinignan ho natin yung ating pace for vaccination, makikita natin na talaga that through the weeks and the months, tumataas po yung 7-day moving average natin na nababakunahan. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan na yun pong pace ng pagbabakuna natin highly dependent din sa pagdating ng mga supply dito sa ating bansa. So kung inyo pong alam, for the information of everybody, we started off vaccinating March 1, noon pong dumating ang mga bakuna. No? Nag-umpisa ho tayo, nakakaunti lang naman talaga yung bakuna, that's why we are prioritizing. Pero ngayon pong nakaraang linggo, sunod-sunod po ang dating ng mga bakuna na dumating sa ating bansa, kaya po talagang na-ramp up natin ang vaccination natin. So sa ngayon po, as of May 11, meron tayong 7-day moving average na 67,780. But that was May 11.
And last night, si Secretary Galvez has mentioned to the President na currently ang atin ng 7-day moving average is at 83,000. So ang atin pong target is to reach 120,000 jobs per day. And sa tingin ko po, sa pagdating ng mas maraming bakuna, mas magkakaroon tayo na mas mabilis na pag-achieve nitong sinasabi nating 120,000 per day. And just to inform everybody also, our vaccination sites have expanded already, no? So dati po ang ating vaccination sites was just less than 1,000 na nag-umpisa po tayo. Pero ngayon po nakikita natin na ganun na kadami ang ating vaccination sites. And this is part of our speeding up and scaling up of our vaccination program. Thank you, ma'am. For the next question po, a clarification. Why do we have only 2.5 million administered vaccines when 6.4 million were distributed? What's causing the discrepancy po? Well, kailangan po natin maintindihan ano, kung anong ginagawa nating strategies and mechanisms para naiintindihan po ng ating mga kababayan that we are not stocking these vaccines. Actually, ngayon po, meron na tayong 86% distribution rate. Ang ating pong mga bakuna, pagka tinignan natin, meron po tayong nire-reserve na second dose para sa ating mga kababayan. Kaya hindi po lahat-lahat agad-agad, kahit na-distribute na, ay naibibigay ng in totality because we are reserving the half or the 50% no, ng mga bakuna na meron tayo para sa second dose. Aliban dito, yung AstraZeneca. Na yung AstraZeneca kasi pinamigay natin as first dose talaga, and even these current batches, pamimigay natin as first dose yung 1.5 million, pero nireserve natin yung 525 para doon sa naunang nagkaroon ng AstraZeneca para magkaroon na sila ng second dose. Thank you, ma'am. From Caroline Bongkin of CNN Philippines, ano po ang update sa indemnity fund para sa nakaranas ng side effect ng bakuna? Ilan na po ang nabigyan and ano po ang qualification para mag-qualify at magkano ang ibibigay? Ang indemnification fund na nakasaad dun sa batas ay inaayos pa rin ano, and being finalized by the Philippine Health Insurance Corporation. Ang mga kondisyon para ikaw ay magkaroon ng indemnification would be that there is direct causality. Ibig sabihin, yung naging adverse event na naranas ng isang individual pagkabakuna at pagkatapos pag-aralan ng ating mga eksperto, yung ating National Adverse Events Following Immunization Committee or NAFIC, at nasabi nila na merong causality or direct relation yung adverse event dun sa ating kababayan, tsaka siya magkakaroon ng indemnification. Now, when we talk about adverse events, meron po tayong tinatawag na serious and non-serious. Meron din po tayong sinasabi that yung sinasabing disability because of this adverse event. So dito po magkakaroon ng qualification itong indemnification fund na to, at iyan po ang inaayos ngayon ng ating Philippine Health Insurance Corporation. Thank you, ma'am. Ma'am, from Carolyn po and Lee, they're asking related questions po regarding MP Athens. Ano daw po ang result ng genome sequencing sa samples ng crew na MP Athens at samples mula sa travelers from India? Ma'am? Yes, no. So yung sa MV Athens naka-submit pa lang ano at nakasala ngayon dito sa Philippine Genome Center. So alam natin doon sa MV Athens, merong 12 na kababayan natin na umuwi dito at nagpositibo sila, no. So 4 sa kanila ay naka-admit sa ospital, ang 8 naman po ay nasa quarantine facility here in Metro Manila. Yun pong ating sinample na isubmit na 12. Siyam lang po ang nag-qualify or eligible kasi yun pong 3 doon, 2 ay mataas na ang CT values, no, yung cycle threshold value. So ibig sabihin, the individuals might be on that recovery stage already. May isa po tayo, magre-swab tayo kasi may contamination po yung ating specimen. So we are doing that. Kahapon po na i-facilitate po natin yung re-swabbing para makumpleto para sa MV Athens. As to those individuals naman na yung sa 155 no, na sinasabi natin, ang sabi natin 5 dito ay nagkaroon ng positibo na test at ang isa sa kanila na sequence na natin at lumabas ay A lineage. This is a non-concern. Ibig sabihin, it's not part of those variants that we are monitoring and trying to guard against, no? And 3 po ay hindi rin po eligible kasi mataas na rin po ang CT values nila because
they have already recovered. So yun pong isa ay currently nandun pa rin ho sa ating Philippine Genome Center at kasabay nitong nirarun ngayon with the MD Athens group. Thank you, ma'am. In relation to that po, the question of Lay Alves, bakit po nakalusot pa rin ang South Africa at UK variant sa bansa kahit noon pa man eh, may mandatory quarantine na sa mga umuuwing Pinoy galing ibang bansa? Ano po ang kaibahan ngayon para masabing enough ang restrictions to prevent the entry of variant first reported in India? Lay, kailangan maintindihan ng mga kababayan natin, ano? Ang mutations, hindi porke galing ka sa ibang bansa ay sa'yo manggagaling. Although that is a recognized fact na marami talaga na mga kababayan natin pag umuwi sa kanila, no, the returning overseas, about 18% na pag umuwi ay meron silang variant. Yun po yung nasa datos natin. Pero katulad nga ng sinasabi natin, ang biosurveillance po natin cannot be detecting everybody, no? Ito lang po ay para makita natin if the variant is present here, as to what extent, and also we can also detect clustering of cases, reasons why cases are clustering. So ang sabi po ng mga eksperto natin, hindi lang po natin dapat binabantayan yung pagpasok nitong mga individuals na nagta-travel. Dapat binabantayan din natin ang community. Because kung mataas talaga ang mga kaso sa isang komunidad, maaring sa community na nagbubuo ang mutations ng virus na ito. And they can also produce these variants. So hindi lang po dito sa borders dapat bantayan, pati ang komunidad because of this phenomenon. So we already have revised our protocols for our border controls para mas appropriate siya at saka mas sigurado tayo, no? So sa tingin ko, nagkakaroon naman tayo ng magandang response dito dahil nakikita natin kung sino yung may mga variants talaga. No? We are able to identify, and that is something that the Philippines has been able to do through this biosurveillance that we are doing. It means that our systems are working kapag kaganyan because we are being able to detect. Ngayon, kailangan lang natin talaga makontrol yung pagtaas pa ng kaso so that further mutations will not be experienced anymore dito sa ating bansa. Thank you, ma'am. Next question po. Can the DOH confirm po what Secretary Galvez said? Ang 2 to 8 degrees Celsius na bakuna ay 2 months lang daw ang shelf life. Ma'am? Sa tingin ko po na nakuha lang in a different context yung sinabi ni Secretary Galvez. Pag tinignan ho natin ang mga bakuna, usually, yung mga bakunang available ngayon, it only has a 6-month shelf life, no? Expiration ng halos lahat ng yan, 6 na buwan po. Ngayon, syempre, kapag tayo ay nakikipag-negotiate, kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga manufacturers, pagkatapos itatransport pa yan, i-distribute, you lose time already. So usually, pag dumadating ang bakuna sa isang bansa, katulad sa atin, ang natitira na lang na shelf life sa atin would be 2 to 3 months na lang. So yan po talaga yung nangyayari sa ngayon, and I think all countries are experiencing this kasi nga 6 months lang talaga. Bakit ba 6 months? So we think that 6 na buwan lang talaga because all of these vaccines are still under development, that any time that they would find something in addition or they would need to retract these vaccines, hindi po nasayang ang investment nila. Kaya 6 na buwan lang po talaga. But whatever we have vaccines, whatever vaccines we have here in the country right now, ayun po mga bakuna na may mga shelf life katulad ng AstraZeneca until June and July, atin pong ginagawan niya ng mga strategies para mabilis po natin mauubos, and we are not going to waste these vaccines. Thank you, ma'am. From the Manila Times, paano po ma-resolve ng DOH ang mga lumulutang na reklamo ng mahabang pila at matagal na proseso ng pagbabakuna sa ilang mga LGUs? Yes, Red. No? So actually, we did a time and motion study across the different vaccination sites that we have. And we have identified several factors which causes these long queues. Unang-una, meron na ngayong patakaran here in Metro Manila, ang ating mga local government. Only those master listed should go to the vaccination site. Kaya lang ngayon, syempre, ang mga kababayan natin, marami sa ating kababayan, very eager sila na magpabakuna na kahit hindi sila yung scheduled for that day, they go to the vaccination site. So that's one. Yan yung isa namin nakita.
Pangalawa, nakita natin that there are certain processes, no, within our system na nakakatagal talaga. And one of those would be the vital sign screening, yung pag-BP, pagkukuha ng temperatura, pagkukuha ng pulse rate, ng heart rate. So, nagpalabas tayo ng guidelines because we were already given this recommendation coming from the Philippine Society of Hypertension and also the Philippine Heart Association na sinasabi nila, we don't need to do vital sign screening before vaccination. Ang kailangan lang natin bantayan, especially for the blood pressure, would be yung blood pressure na 180 over 120 or more, no? Pero yung iba, kahit na tumataas yung presyon, at maari naman natin silang bakunahan. So yun po ang rekomendasyon at ito po ay na-concur din, no? Na-aprubahan ng ating NITAG at saka TAG experts. So we issued a policy regarding this matter that vital sign screening should not be included anymore as part of our processes and that ang kailangan lang bantayan ng ating mga healthcare workers ay yung talagang meron na talagang established na hypertension at nakikita natin na meron silang organ damage. No? Nakikita natin sa isang tingin pa lang ng doktor, alam mo kung sino ang dapat. So naglagay din tayo dyan sa guidelines natin that there should be a separate lane para dito sa mga taong gusto nating obserbahan because of their established history ng kanilang mga sakit para hindi po sila nakakadagdag dun sa pila. Kasi po ang nagiging sistema ngayon, ang mga tao ay bini-BP, tapos pag mataas ang BP, aantayin muna ng ilang minuto para i-BP uli. So this makes the line longer and this makes our citizens wait for longer time. So isa po yan sa nakita natin and hopefully patupad na ng local governments natin para maibsan po natin yung pagpila at pagkahaba ng pila at pag-aantay ng ating mga kababayan sa vaccination sites. Another thing that we are doing right now and partnering with the private sector would be expanding our vaccination sites. So ngayon kasi, ang ating vaccination sites, bagamat madami, ay medyo nandun lang sila sa maliliit na places and they are all scattered around. So ito pong mega vaccination sites na gagawin natin will improve the access of our citizens to vaccination. This can be through a walk-in process na pwede silang pumunta dahil malaki yung lugar, maaliwalas, at masisiguro po natin na health protocols will be implemented. Thank you, ma'am. From Codeth Mocon of the Business Mirror, sa pagdating po ng Pfizer vaccine sa bansa, nag-improve po ba ang willingness ng tao na magpabakuna lalo't meron pang dadating na 2.2 million doses this month? Actually, Claudette, it's not really the Pfizer vaccines, no? Ang nakikita natin kung bakit nag-improve. We had a survey done. This was done, I think, first week of March. Kung saan, March 19 to March 30 yung survey, I'm sorry. Ito, survey na ito, March 19 to March 30, tinanong natin ang ating mga kababayan. Tinanong natin ang unang question, if COVID-19 vaccine is available, ikaw ba ay magpapabakuna? Ang pangalawang tanong, kung alam mo na ligtas at saka efficacious ang bakuna, ikaw ba ay magpapabakuna? So yung sa unang tanong, we had a survey result of 75%. And dun sa pangalawang tanong, kung alam ng kababayan natin kung itong bakuna ay ligtas, efficacious, tsaka aprobado ng FDA kung ikaw ay magpapabakuna, the response was 85.8%. So even without the Pfizer vaccines during this time, mataas na yung kumpiyansa ng ating mga kababayan sa pagbabakuna compared to the initial nung bago tayo mag-umpisa, which was just at 60%. So nakita po natin yung pagtaas talaga ng kumpiyansa ng ating mga kababayan nung nakita nilang marami na pong nababakunahan, lalong-lalo na po at nakita nilang maayos naman ang proseso ng gobyerno. Thank you, ma'am. From Kat Domingo of ABS-CBN, is it proper for hospitals to wrap suspected COVID-positive cadavers using cloth and tape? This is in line with an incident in Quirino Province po. That is not the ideal actually, no? So pag tinignan ho natin yung ating guidelines on how we dispose of cadavers or the remains of those who died from infectious diseases, nasa batas po yan, yung sanitation code, nasa batas din na notifiable disease na batas natin na andyan din po yan and in different policies of DOH na kailangan pag namatay ka from an infectious disease,
kailangan ikaw, notifiable infectious disease, kailangan ikaw ay ibalot, double body bag po ang tinatawag, properly sealed at hindi na maari pang buksan pagkatapos po na naisil na natin ang cadaver at kailangan within 12 hours ay ma-cremate na po natin ang remains na to. Iniimbestigahan po natin ngayon ang incidenting to. Maaring marami hong factors na nag-lead sa paggawa nito, no? Maaring wala po sila nung needed resources like double these body bags, no? Pero ang amin nga pong sinasabi sa aming regional office, we provide these body bags regularly, lalo na po ngayon sa time ng pandemic na ito. So gusto lang namin malaman kung bakit ito po ang naging practice dito po sa facility na to. We will give information in the coming days. Thank you, ma'am. From Patricia Denise Chu of Enquirer, how many are we vaccinating per day on an average? Well, katulad ng sabi ko kanina, the 7-day average of daily vaccinated individuals would be 67,780 as of May 11. Pero kagabi po, nagsabi na nga po si Secretary Galvez, yung average na po natin for a 7-day would be 83,000 already. So it would be along that range of 67 to 83,000 jobs per day. Thank you, ma'am. From Sheila Crisostom of the Philippine Star, may we get the DOH reaction on the death of a 70 years old with a heart problem who was given AstraZeneca. He died daw of heart attack after the vaccination. This happened in CDO. Is there a need to review protocols for senior citizens? Well, we have our protocols for senior citizens, and I think the protocols right now provides us with that assurance na ang atin pong mga nakakatanda ay nati-check naman po talaga. We have that protocol and I don't think that we need to revise that. Kailangan lang po siguro talagang maimbestigahan ng maigi to. Katulad ng sabi ko kanina, lahat po ng adverse events na nararanasan ng ating mga kababayan pagkatapos bakunahan ay pinag-aaralan ng mga eksperto. Aantayin po nating lumabas yung decision or yung resulta ng causality assessment nitong National Adverse Events Following Immunization Committee natin para makapagbigay po tayo ng mas kumpletong information. But just an initial information na nakalap natin dito sa report nitong 72-year-old male, siya po ay may ibang sakit. Ano? Itong si Lolo ay may iba po siyang sakit na kailangan po nating imbestigahan kung ito po ay naging cause ng kanyang pagkakamatay o dahil ba sa bakuna. So let's wait for the results ng ating adverse events following immunization committee bago po tayo makapagbigay ng kumpletong impormasyon. Salamat, ma'am. From Lay Alves, kamusta po ang health status ng mga pasahero nung nakasabay ng dalawang detected cases ng B.1.617 variant? Katulad ng nasabi ko na nung isang araw, ano, yung case 1, yung galing sa Oman, meron siyang 6 na close contacts na co-passengers. No, ito yung pag sinabi nating close contacts, pag nasa eroplano ka, ito yung protocol natin na meron tayong 4 na seats in front, 4 na seats at the back, 4 sa right, 4 sa left. So 6 po ang kanyang close contacts doon. Tinitrace po natin itong mga kababayan natin na ito na nakasama niya sa eroplano na yon. As to the case 2, that ang sabi natin nung isang araw, 26, nung nireview ho namin uli ang manifesto at saka yung data systems, nasa 35 na po ang nandun po sa close contacts, dun sa perimeter, no, nitong kababayan natin na case 2. And as I've said, we are tracing all of them and trying to check all of their statuses. But just to give information para po sa ating mga kababayan, ito pong lahat ng taong to ay na-subject sa ating protocols pagdating dito. So they were either tested on the 5th or the 6th day and they have completed yung quarantine nila at the national and at the local government level. So ito naman po isang bagay na pwedeng bigyan natin ng assurance ang ating mga kababayan na the protocols were followed and hopefully hindi naman po tayo nagkaroon ng breaches in protocols para masabi natin na merong danger para sa ating mga kababayan regarding these passengers. Thank you, ma'am. Next question po. May desisyon na po ba kung i-extend ang travel ban? Yes po. Nagpalabas na po ng press release ang Office of the President through the Office of Spokesperson Harry Roque at sinabi na nga po na extended po ang ban natin from India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, and Nepal.
hanggang May 31 po. At karagdagan po, isinama na rin po natin ang Oman at saka ang UAE. So ito pong Oman and UAE will start on May 15. So ito po ay naipalabas na. Antayin lang po natin yung official memo coming from the President. Thank you, ma'am. Next question po, handa na ba ang NCR Plus to shift to GQC or GCQ? Well, napag-usapan to sa IATF. Bago po na i-recommended po sa IATF, nagkaroon ng masusing pag-aaral ang ating mga eksperto kasama kami, DOH, kasama yung mga concerned agencies katulad po ng NEDA. Nagpalabas po tayo ng mga pag-aaral ano at pinag-usapan doon. Ang National Economic and Development Authority, gumawa rin po sila ng mga pag-aaral ukol po doon sa mga nangyari sa atin during the MECQ. Meron din po tayong ginamit na projections ng FASTER para nakikita po natin kung ano po yung mga dapat nating gawin. And based doon sa mga napag-aralan at pag tinignan natin ang current data natin, ano, ang current data kasi natin, nakita natin bumababa ang mga na po, no? Capital Region Plus bubble. Nakita rin po natin yung retention rate ay nating napapaluwag ang aral. Dati meron ICU bed utilization as 88%. Po ang ating utilization ay nasa 67%. So that is it's an improvement, no? Pero hindi naman natin ligtas na tayo lahat and complacent. Ang sa base po sa mga indikasyon tayo, base na ginawa ng iba't ibang tsaka ng ating mga expert, nakikita natin na kakayanin kung tayo ay magka-CQ with high restrictions. This is balance off yung ating losses dahil sa economic losses na yan po tayong kababayang nagugulat. And this hunger, this lack of work, din hong epekto yan sa isang tao. So, kailangan balance yan. Safeguard with this heightened restrictions. Kaya po natin nilagyan ng heightened restrictions kasi ang pinapayagan pa lang natin, unti-unti or calibrated, no? Unti-unti nating bubuksan ang iba't ibang industriya para po magkaroon uli ng trabaho po ang ating mga kababayan. Pero dito sa may heightened restrictions, restricted pa rin po ang non-essential activities. So makikita po natin sa listahan dyan, yun pong non-essential ay talagang kinakalibrate po natin na buksan, hindi natin binubuksan na agad-agad based on the GCQ guidelines before. So you would find differences o pagkakaiba dun po sa ating guidelines ng GCQ versus this GCQ with heightened restriction. At ang sinasabi nga po ng ating mga eksperto, by doing this, we ensure also na safe tayo na baka mas kumalat pa ang sakit kung magbaba tayo ng restriction. So we have several safeguards that we have identified. At ang emphasize po natin is for our local governments to work on shortening the period from the time a person is detected with COVID-19 or with symptoms to the time that they are isolated. So ang target po natin lahat ngayon, kung maibababa natin ng kahit na 5.5 days, bababa po ang mga kaso natin by as much as 2/3. Yun po ang sabi dun sa pag-aaral na ginawa ng NEDA. Nick? Thank you, ma'am. From Sheila Crisostomo of the Philippine Star, tuloy-tuloy po ba ang free flu vaccination ng DOH for seniors? Pwede ba sila bakunahan versus flu and pneumonia if they receive COVID-19 vaccine or about to receive? May we know how many were vaccinated in 2019 before COVID and in 2020? Ma'am? Yes, Sheila. No? So that is also important. That's why that's part of the program of the Department of Health. Hindi lang naman po ang SARS-CoV-2 virus ang nagko-cause ng mga pulmonya o di kaya ay influenza-like illness sa ating mga kababayan, especially our elderlies, no? Kaya tayo may programang na ganito. So it will be of benefit also to our citizens kung if they will receive the anti-flu or the flu vaccine and the vaccine aside from the COVID vaccine. Ang ating binibigay lang na dapat may 14. So halimbawa po, ating mga lolo at lolo ng flu vaccine ay pneumonia, kailangan magbibilang ng days from the time that they were
bago sila magpabakuna-19 vaccine. Kung nakatapos na kayo ng COVID vaccine, dapat may araw pa rin na pagitan were given the COVID-19 to the time that you will flu or the pneumonia vaccine. To the number or months for this for flu and pneumonia in 2020 because increase in access to service, bumaba po ng husto nababakunahan po these two vaccines nga po yan sa pandemya. Nick? Ma'am, for the... Oh, my apologies po. Next question po from James. Bakit po pinayagan ng DOH ang paglagay ng NCR plus kahit na way above sa 5% ang daily recommended positivity rate na 13.6% sa Metro Manila, 13.3% sa Calabarzon at Nationwide? James, hindi lang positivity rate ang ginagamit natin kapag tayo ay nag-uusap ng community quarantine classification. Katulad ng naipaliwanag ko sa inyo kanina, ang atin mga parameters actually would be the two-week growth rate, the ADAR, at saka yung ating mga gatekeeping indicators. Aside from that, there are factors, other factors that we also consider when we decide, no, and recommend to IATF. So hindi lang po positivity rate ang atin pong ginagamit para po tayo ay makapag-desisyon for these community quarantine classifications. You said, I'll be moving to the questions that were sent in the chat po from Greg Gregory of TV5. Clarification po, yung RT-PCR test result na nakuha na testing is okay na po ba para makapasok sa LGU or they need a separate one po? Ang ating protocol ngayon, Greg, would be that lahat po ng incoming na travelers will have their test on the 7th day. The results will be released on the 9th day. They will be released from quarantine on the 10th day. I-endorse po sila sa local government units natin. Ngayon, pagdating po nila sa local government units, pagkatapos ng 10 araw, para kumpletohin yung 4 na araw pa to complete 14 days, meron hong kani-kanilang mga protocol ang ating mga local government units, no, sa pagpasok ng mga travelers. At hindi ho namin pinagbabawalan yon. That is a part of their authority. So kung sakaling sa pupuntahan niya na local government unit, bagamat nakatapos na siya ng 10 araw sa national at may negative siyang resulta, pag hiningan po siya uli ng isa pang test, no, ay yun po ay kailangan niyang gawin para government units. Ma'am, how can we assure po na maitutuloy at matatapos po ang remaining 4 days na quarantine ng ROFs sa local level in accordance with the revised protocol? Nung nag-usap tayo, no, at binago natin itong protocol na ito, ang DILG naman committed that they will be monitoring the local governments at para maipatupad natin itong 4 na araw pa na kailangan na i-quarantine ang ating mga kababayan dyan sa kani-kanilang mga lugar. Mataas na po ang antas ng pag-knowledge at saka ng awareness ng ating mga local chief executives ngayon regarding our situation on COVID and detection of the variants pa. So mapapansin ho natin marami sa ating mga local governments, bagamat nakatapos na yung ating mga kababayan ng mga protocols sa national, pagdating sa kanila, umuulit pa uli ang protocols. At yan nga po ay katulad ng sabi ko, ay binibigay na ho natin yung authority na yan sa local governments to that na poprotektahan din po nila yung mga borders nila. From Catherine Gonzalez of Enquirer, ano po ang characteristic ng T478K mutation na nasa B.1.617.2 sublineage ng variant na detect sa dalawang returning overseas Filipinos? Ganun din, ano, itong sinabi, no, so sabi natin may tatlong klaseng variants of na nakita natin na kailangan bantayan dito sa ito, out of the 15 mutations na nakita sa kanya. At itong binabanggit na variant na ito, itong T478K, no? So meron ho pang patuloy na pag-aaral ukol dyan sa variant na yan, pero ang initial pa rin, nandyan pa rin yung sinasabi na higher transmissibility at maari din meron siyang factor dun sa neutralization ng antibodies. Pero pinag-aaralan pa rin po yan para makumpleto ang ating mga data.
Thank you, ma'am. From Rafael Bosano, ayon sa isang grupo ng local businesses, regardless of quarantine restrictions, the vaccinated, including seniors, should have unlimited access to open businesses like indoor dining, gyms, spas, and movies. Itinutulak nila at ng DTI ang pagkakaroon ng COVID vaccine pass para sa pagpasok sa indoor establishments ng mga nabakunahan. DOH in favor of this po? Hindi po. Hindi po kami ganyan kad o kaya magkakaroon tayo ng ganyang mga proseso. Unang-una po, ang lagi po nating sinasabi sa yung sufficient evidence to say na ang isang taong with complete doses of vaccines already would have that kind of immunity na hindi na siya magkakaroon ng sakit o makakapanghawa. Dahil nga po, dito po sa mga pauna na mga ebidensyang naibigay sa atin, hindi po nakakapag-block ng adequately itong mga bakunang meron tayo ngayon. So sabi nga natin, ang pinaka-assurance or beneficyo na nakukuha natin ngayon sa vaccines is reducing severe infections and hospitalizations. But as to preventing mild to moderate, sa ngayon po, even if you are fully vaccinated, meaning you received two complete or you have completed two doses, kailangan pa pad ng minimum health protocols. At ito pong sinasabing vaccine pass ay hindi pa rin po maire-recommenda ng ating kagawaran ng kalusugan. Thank you, ma'am. Next question po, how many COVID tests are we averaging now per day and is this enough? How else can the government improve this? As of May 12, our daily samples received is at 50,114 and our daily capacity, no, para sa ating be around 48,630. Sinasabi po ng ating mga eksperto na hindi pa rin ho ito sapat dahil kailangan po natin mapababa ang ating positivity rate by increasing the number of those being tested. So ito po ay isa sa mga ginagawa rin natin sa ngayon kung saan nagdagdag na tayo ng additional testing method para po ma-expand natin yung capacity natin for testing. Nakapagbigay din tayo test kits sa ating mga local governments to ramp up testing. And in the recent IATF meeting, which was held yesterday, isa po yan sa na-highlight, no, na kailangan ng magbahay-bahay ang ating local government units, mag-test ng mga individuals na may mga simptomas o di kaya ay close contacts para po mas mapataas pa natin itong kapasidad for detecting individuals and of course, immediately isolating them. Ma'am, from Sheila Crisostomo, disability na pwedeng ma-cover na indemnification? Kailangan pa ho nating antayin yung ginagawang pag-aaral ng PhilHealth at pina-finalize po nila para po ito ay mabigyan natin ng linaw. Hindi po ako makapagbigay ngayon at baka tayo ay magkaroon ng inaccuracies dun sa sasabihin ko. So let's wait for PhilHealth to announce this and give their guidelines. Thank you, ma'am. From Aiko Miguel, will the DOH consider the inoculation of foreign nationals working and living in the country a decade? Saan po sila kabilang na sector? Yes, Aiko, no? So dati pa natin pinalabas yan na announcement at na-inform na rin po natin ng iba't ibang embahada dito sa ating bansa. Na sinabi natin, basta may mga foreigners dito sa ating bansa, we are not going to differentiate kung ikaw ay Pilipino, kung ikaw ay foreigner. As long as you are here in the country, we will vaccinate you. Pero kailangan, according to the guidelines or prioritization framework that we have. So halimbawa, ang foreigner ay kabilang siya ngayon sa priorities natin. Halimbawa, may comorbidity siya, kabilang siya, babakunahan siya. So we are now doing simultaneous A1 to A3. So ito lang po mga foreigners na nandito sa ating bansa belonging to these three groups ang babakunahan muna. Ma'am, from Caroline po, ibig sabihin po ba na possible na ang South African at UK variant ay hindi from ROF upo dito sa Pilipinas? No, I'm not saying that, Caroline. No? Ang sinasabi, yung probability that the variants came from outside of the country, napakataas noon, ano? Kasi hindi naman talaga namang na-detect talaga yan sa iba't ibang bansa. Pero meron din kasing isang posibilidad na ang mga Pilipino or tayo dito sa ating bansa, because of the high number of cases, yung virus dun sa loob ng isang tao might also mutate. Kasi yun yung cycle ng virus, eh, di ba? Nag-mutate, nag-evolve siya. So as long as
as long as marami ang kaso, the possibility of the virus mutating in an individual is there. So maari rin na magkakaroon tayo ng mga kaso in the community na hindi naman pala yung virus o yung variant na nasa iyo ay nanggaling sa labas, kung hindi, nabuo na rin dito sa komunidad. So that is what we are trying to say. This is based on that assumption that mutations can happen as long as the cases are there and it is increasing. So yun po ang ating pinapaliwanag dyan. Pero hindi na dito lang talaga nabuo at hindi po nanggaling sa labas. I'm from Gregorio. For those na mataas ang CT value, ano po ang next process for them? Ah, well, we continuously monitor them, Greg, no? Kasi pag mataas na ang cycle threshold value ng isang tao sa kanyang laboratorio, ibig sabihin, sila ay recovering na. It has to be correlated with their clinical history. So ibig sabihin, katulad nitong mga sa India or pass through India, this has been from those periods, April 1 to 30. So medyo matagal na rin ang ating binibilang na panahon, nakatapos na sila ng mga kanilang quarantine procedures at nung binalikan natin sila, ganito na po ang level ng kanilang mga RT-PCR, no, yung CT values nila. So we continuously monitor, we need to know their disposition, kung ano po ang status nila ngayon, at ipinagbibilin po natin sa local governments yung mga... From Aiko Miguel Yusek, distributed na po ba ang additional 15,000 doses of Sputnik V na administered na rin po ba? Yung dumating na additional na Sputnik V na vaccine, nung isang araw, ito yung second dose ng mga naunang 15,000 na doses. No? So these were the second doses. Binigay na po dun sa kani-kanilang mga LGU na na-identify for this Sputnik V vaccination. Nick? Ma'am, from Caroline Bonkin pa, last na lang po for today. Any comment po na hindi po pang masa ang mega vaccination site sa Nayong Pilipino kasi para lang po sa may mga kotse? Hindi naman tayo magkakaroon ng differentiation kung masa o kaya ay hindi masa para dito sa vaccination sites. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan pag ng mga ganitong facilities, this is for everybody. Ngayon, kung sakaling mahirap pong mapuntahan, syempre meron naman po tayo mga gagawing paraan. Coming from local governments, if they are going to refer individuals from their local governments to Nayong Pilipino, syempre bibigyan po ng shuttle yan. Pero itong Nayong Pilipino kasi, it's an additional to the already existing. So kung halimbawa po, dumating na talaga yung maraming bakuna at talagang i-ramp up, no, at i-scale up ang ating pagbabakuna, ito pong mga mega vaccination sites na to, katulad po ng Nayong Pilipino, ay malaki ang maitutulong sa atin. Kahit sino pwede dyan, local governments will find a mechanism for us to be able to shuttle our citizens going to and going back to their local governments kung kinakailangan. Maraming salamat, Yusek. Ma'am, those are all the updates for today. Ma'am, if you have any final reminders po before we end today's briefing. Gusto lang natin uling pasalamatan si Mayor Arthur Davin of Magsaysay, Davao del Sur para po sa kanyang mga naibahagi sa ating kababayan and of course to the media ngayong araw na to. So gusto lang ho namin magpaalala uli ang DOH kaugnay ang ating regulatory bodies at saka mga eksperto ay mahigpit po tayo nagsusulong ng ating kampanya tungo sa pagbabakuna kontra COVID-19. Pinapaalala lang ho natin na patuloy kaming kumikilos upang maihatid na sa bawat local government. Binabalansi po natin ang supply at logistics upang masigurong wasto at mabilis na maihatid ang mga bakuna sa bawat local governments natin. So, hindi lang po tayo sa isang lugar nagbibigay ng bakuna. We are providing vaccines all over the country, across the country, at kailangan lahat po naman syempre ng ating local governments ay magkaroon para ang ating mga kababayan ay equally magkaroon din sila ng chance to be vaccinated. Lang ho namin magpaalala na ang DOH kaugnay ng iba pang expert groups ay patuloy na nakaantabay sa mga nakikita nating variants dito sa ating bansa. Nakakasiguro kayo na ang aming mga masusing pagsusuri at ang patuloy na pagmamatyag sa ating case trends ay nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng lahat. Gayunpaman, muli po namin pinapaalala ang ating pag-iingat at pagsunod pa rin sa ating minimum public health standards. Ito pa rin po ang
pwede nating gawin kasama ng bakuna para po tayo ay magkaroon ng proteksyon, pati po ang ating pamilya at ang ating community. Habang patuloy na kumikilos ang gobyerno upang protektahan ang bawat mamamayan, maiging kumilos din po tayo ng ligtas at naaayon sa pag-iingat sapagkat meron po tayo lahat responsibilidad para magtulong-tulong para po matiyak natin ang kaligtasan nating lahat. Lagi po natin iisipin na kapag naprotektahan ang sarili, mapoprotektahan po natin ang ating pamilya, pati na rin po ang ating komunidad. Maraming salamat po sa inyo. Happy weekend and we will see all of you on Monday. Thank you, Nick. Happy weekend po. Thank you, ma'am.